So alam naman natin na itong si Andre Drummond nga ay mid-season acquisition ng Los Angeles Lakers. At nanggaling nga siya sa Cavaliers at nag-buyout siya mula sa kanyang malaking kontrata para nga maglaro at makapag-compete nga sa championship dito sa team niyang Los Angeles Lakers ngayon. Pero alam naman natin ang nangyari, kinapos nga sila at nalaglag nga sila sa first round pa lamang. At ngayon, usap-usapan na nga na ito si Andre Drummond ay baka nga umalis dito sa Los Angeles Lakers. Kasi, ayon nga sa isang report, na ito si Andre Drummond nga daw kung hindi nga daw siya willing tanggapin ang veteran minimum contract na halos $2.5 million, ay baka nga maglaro na nga siya sa ibang team next season. So for comparison nga lamang, nung naglalaro nga siya sa Cleveland Cavaliers, ang kontrata niya isang taon ay $25 million, pero nag-bought out nga siya, binought out niya yun. At nag-sign nga lang siya ng minimum contract na halos 2 million lang dito sa Los Angeles Lakers. So malaki niyang pagkakaiba yon, halos 23 million ang mawawala kay Andre Drummond kung bumalik nga sa dito sa Los Angeles Lakers. So it's very likely nga na kung itong Los Angeles Lakers ay ayaw bigyan ng medyo mas malaking kontrata or close sa kontrata ng Andre Drummond, ay baka nga umalis na nga itong si Andre Drummond sa Los Angeles Lakers. Siyempre, isipin mo ba naman malaking ang pera ang mawawala sa kanya para lang sa championship. Pero hindi rin natin alam kung ano bang gusto talaga nito ni Andre Drummond. Baka mamaya tanggapin niya yung sa Lakers kahit isang taon lang, tapos next year mapunta na nga siya sa ibang team. So abangan nga natin ang desisyon ni Andre Drummond kung siya ba ay maglalaro pang sa Los Angeles Lakers next season. At para naman sa ating next update, ito naman ang tungkol ito kay Damian Lillard dahil ngayon nag-umpisa na nga siya sa kanyang mga off-season workouts. At ito rin, tinan nyo nga yung workout ni Lillard sa sobrang galing niya at sa halos wala na nga siyang weakness sa kanyang laro. Ito naman ang winner workout niya. Panoorin nyo. So hindi nga natin alam kung para saan ba nagpe-prepare itong si Lillard, sa boxing match ba or sa basketball. Pero sigurado ko na yung workout na ginagawa ni Damian Lillard ay may improve na ang kanyang paglalaro sa basketball. At para naman sa ating huling balita tungkol naman ito sa Defensive Player of the Year, dahil ngayon na-award na nga siya. At siya nga ay walang iba kundi si Rudy Gobert, na panalunan niya na itong award 3 beses na. At isa na nga siya sa 4 sa NBA history na nanalungan ng 3 beses. Sa buong NBA history ay 4 lang ang nakakagawa nito, at isa nga doon si Rudy Gobert. So congratulations para sa kanya. At para naman sa ating MVP, walang iba kung hindi ang favorite nga na si Nikola Jokic. So congratulations sa kanilang dalawa, at nanalo nga sila ng NBA Individual Awards ngayong season na ito. So mukhang nag-pay off nga ang kanilang magandang paglalaro ngayong season na ito. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na din everyday yung mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!